Ngayong araw na ang deadline ng pagsusumite ng Statement of Contributions and Expenditures o SOCE ng mga kumandidato sa halala noong Mayo na naluman o natalo. Pasok pa bago mag-deadline ang paghahain ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. 7 kahon ang naglaman ng kanyang SOCE ang inihain ng kanyang mga kinatawan sa COMELEC Campaign Finance Office. Pakinggan po natin si Attorney Drixel Dabatos na miyembro ng legal team ni PBBM. The ads, TV ads, the political rallies and yung mga poll watchers namin. Yun yung biggest ad, expense daw namin. Batay sa summary ng SOCE ni PBBM, tumanggap ng kabuang 624,684,320.09 pesos na kontribusyon ng President-elect. 373.25 million pesos dito ay cash contributions. 4.2 million pesos naman ang in-kind contributions mula sa iba't ibang sources. At mahigit 247 million pesos na in-kind contributions naman na galing sa kanyang political party o ang Partido Federal ng Pilipinas ang kanyang tinanggap. Gumastos naman si President-elect Bongbong ng 623,230,176.68 pesos sa buong panahon ng kampanya. Mahigit 371 million pesos dito ay kinuha sa cash contributions at mahigit 251 million pesos ay sa in-kind contributions. Wala namang nakalagay na halaga ng ginastos ni Marcos Jr. mula sa sarili niyang pera o resources. Ibig sabihin may sobra sa mga donasyon ng mahigit 1 milyong piso na ituturing na income at kailangan ng buwisan. May lagpas pa kami sa donation na nakuha namin, so hindi naman namin kinailangan maglabas. Batay sa itinakda ng Republic Act 7166, pasok sa spending limit si Marcos Jr. Pakinggan natin muli si Attorney Dabatos ng PBBM Legal Team. Maayos naman yung naging filing namin. Ang expense namin is 623 million. Ang donation na natanggap namin ay 624 million. Kasi ang registered voters natin ay 67 million. Then we have 10 pesos budget for each voter, registered voter. So pasok naman kami sa...